Siguradong may ilang pagkakataon na nagtanong na tayo tungkol sa kulay. Bakit bughaw ang himpapawid? Bakit bughaw din ang dagat? Ano nga ba ang kulay ng araw? Mayroon bang mga kulay na hindi natin makita? At habang ang mga questions na ito ay may kahalagahan, sigurado ring wala pang nagtanong nito. Bakit luntian ang mga halaman? Marahil ang sagot ng sino mang may sapat na kaalaman sa agham at anatomy ng halaman ay, eh kasi may chlorophyll yung mga halaman at yun ang nagbibigay ng kulay na green dito. Pero mas komplikado pa dyan ang tunay na dahilan. Bago natin alamin kung bakit luntian ang mga halaman, kailangan muna nating maintindihan ang relasyon ng kulay at ilaw. Ina-absorb ng kulay ng isang bagay ang lahat ng kulay nun sa light spectrum maliban sa sarili niyang kulay. At ang hindi na-absorb ay ang siyang nare-reflect pabalik sa ating mga mata. Tulad ng mga halaman, nakikita nating kulay luntian sila dahil na-absorb nila ang lahat ng kulay maliban sa luntian. Kaya green ang bumabalik sa ating mga mata. At dahil dyan, lumalabas ang isa pang tanong. Bakit nga ba nagre-reflect o nagre-reject ng kulay ang mga halaman? Alam nating nakukuha ng mga halaman ang kanilang energy mula sa light. Kaya walang sense ang pag-reflect nito ng kulay luntian o kahit ano pang kulay. Dahil nakukuha ng mga halaman ang lahat ng energy na kailangan nila sa sunlight, ang kulay lang na may sense ay ang itim. Dahil ina-absorb nito ang lahat ng kulay. So, bakit nga ba hindi itim o kaya lila ang mga dahon sa kasalukuyan? Sa katotohanan, wala pa ring tiyak na sagot hanggang ngayon. Puro mga spekulasyon pa lang ang mga posibleng paliwanag. Ang kakayahang ito ng mga halaman ay pwedeng dahil sa retinal molecule. Ang retinal ay isang molecule na makikita sa panlabas na covering ng mikrobyong halobacteria. Para kasi siyang chlorophyll na nag-absorb din ng light. Pero imbis na pula at bughaw ang ina-absorb nito at luntian ang naibabalik, luntian ang ina-absorb ng retinal habang bughaw at pula ang nire-reflect nito. Kaya lila ang tingin nating kulay dito. Mula pa noong panahon ng early earth na mababa pa ang level ng oxygen sa atmosphere, ay narito na ang retinal at halobacteria. Iniisip nga rin ng mga eksperto na lila ang nangingibabaw na kulay noon dahil sa dalawa. Nang lumipas ang maraming taon, napatunayang mas efficient ang chlorophyll kaysa sa retinal, kaya naungusan ng chlorophyll ang retinal bilang top photosynthetic molecule, kaya naging berde o luntian na ang mundo. Marami pang konseptong tinatalakay ang ibang teorya, tulad ng posibleng nakakasirang epekto ng green light sa mga halaman, o kaya nalila ang kulay ng araw noong early earth, o kaya random lang ang pagkakapili ng kulay na luntian. Wala pa rin napagkakasundo ang teorya ang mga dalubhasa sa agham. Pero kahit lila pa ang earth o aksidente lang ang pagkakapili ng kulay ng chlorophyll, dapat nagpupursige pa rin tayong palakihin sila at hayaang mag-evolve. Dahil ang isang planetang luntian at maraming lihim ay di hamak na mas maganda kaysa sa blanco at walang lamang planeta. Pero alam mo ba kung ano pa ang puno ng kulay at buhay? Ang iba naming videos. Kaya mag-subscribe, i-like kami sa Facebook, at sundan kami sa Twitter. Kami ang ISIP, humahamon sa inyo na magtanong at mag-isip.